Justin Brownlee tanggal ang kalawang kaya pala mas piniling paglaruin sa fourth quarter dahil sa ganitong dahilan ni Coach Tim Conan. Bago tayo magpatuloy mga kaibigan, huwag kalimutan mag-like and share bilang suporta sa ating YouTube channel. Well mga kaibigan, napakaganda ng unang laban ng Gilas Pilipinas. Tinalo natin sa mabilisan at lamang na 30 points ang kuponan nga po ng Hong Kong China. Maganda ang pinakita ni Justin Noipe Brownlee, which is nakita nyo naman yung kanyang mga unpredictable moves na talagang hindi kumukupa. Sa naging game kontra sa Hong Kong China, nakapagtala si Justin Brownlee ng 16 points, 7 rebounds at 7 assists. Madami rin na nakapansin na talagang babad na babad at sagad sa paglaro si Justin Brownlee. At ipinasok pa nga po ni Coach Tim Kohn si Brownlee dito sa fourth quarter ng game kahit nga po lamang na ang Gilas Pilipinas. So maraming nagtatanong bakit pinasok pa si Brownlee, no? At hindi binigyan ng pagkakataon ni ibang mga player kahit lamang na ang Gilas Pilipinas. Well mga kaibigan, dahil nga sa bagong sistema ni Coach Tim Kohn, no? At napag-aralan din ni Coach Tim Kohn yung galaw ni Brownlee na medyo na ninibago dahil nga po halos mga Young Gilas player ang kanyang kasama. Nandiyan sila Kai Soto, nakita nyo naman si Kevin Kimbaw na talaga namang maaasahan natin. Yung mga Bilig Boys talagang babad na babad din. Kaya pinasok sa fourth quarter ito si Justin Brownlee para tanggalin po yung mga kalawang niya, yung mga natengga nga hindi niya paglalaro ng ilang buwan dito nga po sa PBA at sa Gilas Pilipinas. So makikita nyo naman medyo nanibago ng konti si Brownlee pero nakuha niya po agad ang sistema. Iba po kasi yung paglalaro sa practice game kumpara sa on the spot at live game na sa kalaban ng Gilas Pilipinas. So kung titignan nyo, napakatalino talaga ng diskarte ni Coach Tim Kohn at hindi niya po pinapabayaan ang bawat player ng Gilas Pilipinas. Maganda ang naging rotasyon kahapon. Ang ganda ng mga assist ng mga player, no? Lalo na gamit din itong ating defender at tore ni si Kai Soto. Nakita nyo, basta si Coach Tim Kohn nung humawak sa Gilas Pilipinas at nabuo ang momentum at chemistry ng ating mga player, hilap na hirap silang talunin ng Gilas. Maganda na nakadagdag ang magandang depensa ni Kai Soto, which is nung si Cho Tres humahawak at nasa lineup si Kai Soto, hindi po binibigyan na maayos at mahabang playing time si Kai Soto. Very limited lang talaga ang time ni Kai, no? At hindi siya nabibigyan ng magandang play. And ayon na rin po sa panibagong sistema ni Coach Tim Kohn, no? Ay talagang kapag pumoste sa ilalim si Kai Soto, bigyan ng magandang bola, bigyan ng play, sigurado maipapasok. Kaya which is yung sistema ni Coach Tim Kohn ay pinag-aralan niya nung naglalaro si Kai Soto doon nga po sa bilig sa Yokohama. And so far so good, tuloy-tuloy ang magandang performance. 30 points na nating nailamang. And hopefully sa next game nga po ng Gilas kontra sa koponan ng Chinese Taipei ay makuha po muli natin ang pangalawang pagkapanalo. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy lamang ang ating suporta sa Gilas Pilipinas, no? Next game nila sa Linggo na po yan, no? Kontra sa koponan ng Chinese Taipei. Please don't forget to like and subscribe bilang suporta sa ating YouTube channel.